niya, novel niya, binili ko yung lahat. Ibabasa ako, Lord of the Ring, alam niyo yun. At saka mga Marvel Comics, mga Terry, na-intrigue talaga ako sa mga ganun. Kaya kinakain yung time ko doon, and bago ko in-go, syempre kasi nasa priorities ko muna, iniisang tabi ko yung stream kasi by, ano, 5th sa Monday, pwede na ako mag-stream ulit. Sa ngayon lang talaga guys, ang dami ko inaasikaso and binabasa ko pa rin yung Overgeared. 1,800 chapters, nasa 1,200 pa lang ako, hindi ko pa tapos. So, alam mo yun, nahilig ko magbasa, lahat-lahat. Pero ngayon, tignan natin. Nasa Facebook, bayan natin ko muna. Meanwhile. So, yeah guys, so ito, papanoorin natin siya, okay? Okay guys, okay. Pag alam nyo, no disrespect sa mga shoutcaster at saka sa panelists, analysts, lahat-lahat, okay? So, pag alam nyo, paano ba maging analyst or panelist sa Mobile Legends MPL? Napakadali, guys! Like, to be honest, tatlo lang yan eh. Kung napanood nyo to sa TikTok, hinabi ko naman kanina umaga. So, tatlo lang kailangan mo, okay? Tatlo lang. Una, okay, una is that kabisado mo lahat ng skill, yung mga pangalan. Second, dapat may alam ka sa English. Marunong kang magsalita ng maayos. Marunong kang magsalita ng maayos and hindi squatter talk like, oy, ito na si ganito, pinatay niya, tangin na. Magsasalita, pangit yun. Kaya nagtataka kayo bakit wala si Ghost Striker, wala si Chooks, kasi hindi sila pwede pang professional. And if kung gusto nila maging professional shoutcasting or analyst, kailangan nila tanggalin yung mga bad words na yun. Kasi pro league to. Okay, pro league to. And third, dapat may connection ka. Okay? So, sasabihin niyo sa akin, Dogs, bakit ikaw, nakakapag-panel ka, nakakapag-shoutcast ka? Kung kilala nyo ako guys, di ako masyado nag... Yes, nag-starter ako. Pero, hindi ko kabisado lahat ng skill. Ikaw, Zico, kabisado ba lahat ng skill? Hindi. Oh, Zico, andito, analyst namin guys. Ikaw, ano, Sumpa, kabisado ba lahat ng skill? Yung pangalan? 7. Ano tawag natin doon pagka ano? First skill, second skill, third skill, ulti, SS. Yeah? So, as a normal player, guys, hindi namin kabisado. Like, real talk, kung kayo nag-ML kayo, alam nyo yun. Anong tawag natin sa first skill? First skill. Anong tawag natin sa second skill? Second skill. Anong tawag natin sa third skill? Third skill or SS or ulti. Now, pag gusto mo maging panelist or analyst or shoutcaster, dapat kabisado mo yung pangalan ng skill. And, ayun yung trabaho nila, okay? Ayun yung trabaho nila. Sa akin na, real talk lang ha, real talk ha. No hard feelings sa mga analyst, pati shotcaster. Every time na nagpo-post, ano yun, nag-uusap sila na dapat ganyan. Guys, minumute ko yun. Why? Etong pangang sa sistema natin, okay? Ang dami-dami dyan, ex-pro, okay? Best example, Zico. Okay? Zico, man, matagal na siyang nag-ML, nakapag-MPL na. Pagkatapos nun, after na MPL niya, nasan na siya? Diba? Pwede siya maging analyst sa MPL, panel, shoutcaster. Totoo! Pag tinanong mo yung mga ibang player, guys, sa ibang bansa, which is EU, NA, sa ibang game, like LOL, Dota, after pro, anong gagawin mo? Ang mga sagot ng mga to, guys, coach, assistant coach, analyst or panel or shoutcaster. And palaging anay nila. And palaging bibigay nila sa inyo. Kasi ibang mga player, hindi na nila tinuloy school nila eh. Saan sila pupulutin after that, right? And dito ko nakita sa Pilipinas na kahit sabihin nyo na, ang pumili kasi si Moonton. Pwedeng i-recommend yan ng hinard ni Moonton na agency na, huy, eto may ex-player na to, ay ex-pro to, madali naman tong tuguan lahat-lahat. Okay. May alam to sa game. Ilan points mo last season? 2K, 2,000 points. Ngayon pag tatanungin natin si ito, si Midnight, si TDC, si Nomad, si Leo or si Renmar or si Majin or kung sino man, ilan points nila? Ba wala pa sa 2K. Ayun yung problema, guys. Like ako sa akin kasi guys, nahihirapan ako maniwala sa tao na hindi pa nakaka-achieve ng ginagawa namin nila. Sabi ko, Dog, Zico, nakapag-pro ka na. Yes, nakapag-national ako. Alam ko yung pressure. Alam ko lahat. Si Zico, nakapag-MPL. Si MB, nakapag-national, nakapag-MPL. Si Yolo, nasa taas. Ang galing mag-shoutcast, nakapag-MPL. Eto, Sumpak. Yan. Huwag na kunin. Walang ginawa sa buhay. Nakapag-tour na ako, guys. San? Smart play. Bakit? Smart play yun.
Smart play yun. Dami mo lakas sa smart play. Ito, sila galing din yung smart play. Eh, nakapag-MPL yan eh. At least, oh, nakapag-RG. RG. Wala yun. Pero, okay, pwede din yun. I mean, what I'm trying to say is, okay, tayo, nag-English ako. Pwede na yun pang MPL. Okay. Then, pero what I'm trying to say is, guys, sa akin, if tatanggap ako ng resume, okay, tatanggap, kunyari, sabihin nyo sa akin, dogs, gusto ko maging pro player. Paano ba ako mapupunta dyan? Certain points. Yan natin, 4,000 points. And, di ko kailangan ng tournament, ano mo? Di ko kailangan ng tournament, ano ba to? Ng background tournament mo. Kasi yan eh, open ako sa ganun eh. Hindi ka tulad ng ibang org. Now, back to the topic. Okay? Panoorin na natin. And no hard feelings, sinabi ko lang talaga kung ano yung nasa isipan ko nun. Okay? And if may masasabi man sila dito, kasi ang dami nagsabi dito, itong, ano na to, podcast na to, tungkol daw sa NXP, XA, pati sa Bren. So, 5 minutes, timer. Oh, putang ina, parang flip top. 5 minutes, timer. 5 minutes lang, baka dumami hated ko eh. Bren Esports. Yan. Oh, sa Bren. Bren Esports, they deserve that loss that they suffered no week. To be honest, they deserve that. Alam mo, tawag sa ano ngayon sa Bren yan, they are the two NXP. Ito, ano nga, actually, topic ng mga casters to, no? Na parang, ang bad boys ngayon is Bren Esports. Kasi yung season 6, NXP yung maingay sa social media. Daming kudan, daming hanash. Yun, Bren. Okay, Bren. Ang dami nila pinupost. Diba? Yung mga, ano nila, yung mga content nila. More on payapa. I get it. You're the world champions. You have the right, naman. You have the right to brag. And you have the right to, ano, you have the right to be, ano, be where you are at. Pero, sabi nga nila, heavy is the head that wears the crown, no? Ikaw yung world champions. Yung Bren Esports is dito, nag-relax, nag-honeymoon, no? Nagpunta ng mga beach. Tapos nagsimula ng practice, I believe, 2 weeks prior to MPL. When some teams have been practicing for months bago mag-start yung MPL. For teams like, ano? I mean, yeah, legit. I mean, legit, yes. Okay. Di ko alam eh. Wala akong news, Canlaribo or anything. Kung nagbabakasyon sila kasi kami nakapokus kami on practicing, okay? So, yeah. Lately ko lang ulit nakausap si Rebo and yeah. Payalam nyo. Such as LPE, Work Oster Force, yan yung mga bagong salta. Ang tagal na nagpa-practice yan. With Bren Esports, sige, fine. Nagpahinga kayo. Kayo yung champion. May right naman kayo na magpahinga. Pero, if you really want to keep up with your performance with MPL, you need to practice. And sa totoo lang kasi, ang pili ko naging mindset ng Bren dito, no, na para pwede tayo mag-relax, world champion kayo. Yun na nga eh, world champion kayo eh. Papasok kayo sa MPL, dala niyo yung status na yun. At ang first showing nyo is 0-2 against Onyx and NXP. Onyx has been underperforming for quite some time now. Pwede natin sabihin na, okay, sige, fine. Lumakas yung Onyx against series nila nung Bren Esports. Ang Bren Esports. LPE! New kids in town, defeated NXP 2-1. Tapos ito 2-0 kayo ng NXP. I mean, ito yung point nito. Ito, nagigis ko yung point ni Mate. Pero kasi guys, isipin nyo. Again, napakaaga. Ikaw, Zico. Napakaaga pa para mag-judge ng ganito, di ba? Week 2 pa lang eh. Okay? Week 2 pa lang. And understandable, galing bakasyon yung Bren, world champ sila. Okay. And kung gusto nila magyabang, yabang sila. Ayun nagbibigay ng kagandahan sa MPL. Okay? Yung konting clout, konting init, alam mo yun? Natutuwa kayo pag madami kayong viewer, no? Natutuwa sila pag madaming viewer sa MPL nyo. Akala ko yung evident. Oo. Kasi sila, tuwan-tuwa kayo, di ba? Tuwan-tuwa kayo pag madaming viewer. Tapos ngayon, magre-reklamo kayo. Pagkatapos gawan ng Bren ng hype, gawan namin ng hype, nababanas kayo, ay, natalo kasi, ganyan-ganyan. I mean, world champion sila, and they deserve a rest. Magpahinga sila, kung gusto nila mag-practice ngayon pa lang. Masyado pang maaga para mag-judge ng ganito, guys. Okay. Masyado pang maaga. Nagkakalabasan pa lang ng meta. Masyado maaga para sa akin. Masyadong maaga. Kasi di pa naglalago signal. Di ba? Eh, signal ata, di pa, di ba? Di pa. Sabihin natin, nag-fit in pa lang yung mga coaches. Mga bagay-bagay na ganun, guys. Alam mo yun? Naninibago sa bagong team. Ayun yung mga bagay na kailangan
ano eh, analyst kayo eh. Week 2 pa lang, tol! Napakaaga! Pero okay to, pang wake up call, di ba? Okay din to, pang wake up call. Brent is the weakest team of puta. Hindi, Brent is the weakest team dito. Hindi sila weakest team, guys. Papayayin mo yung world champ, tol, yung nagdala sa'yo ng medal sa Pilipinas. So sasabi yung Brent is the weakest team. I mean, magsalita. Maaga magsalita, guys. Ang pwede lang magsabi nito is player to player eh. But for someone na hindi kasali sa liga, na nagsasabi na analyst daw, pustahan tayo, hindi pa ito nakatikim na 2,000 points sa RG. Tol, wag naman ganyan. Okay? You can see the wrongdoing pag nagsishoutcast ka. Pag nanonood ka ng ano, ng, di ba, ng replay or napapanood mo yung laban, you can say something wrong. Pero pag nasa posisyon ka ng player, ako nagsabi sa'yo, pumosisyon ka muna sa player kasi, no? Pag hindi, guys, natatawa si Basic kasi kaya natatawa. Kasi, kaya ako, ganito, kasi pumoposisyon ako sa player. Alam ko, kung ano yung pinag-uusapan nila pag nakaupo. Alam nyo ba, guys? Sasabihin ko sa inyo, every time na naglalaban sila, hindi ako umuupo doon at tumatayo ako, naglalakad ako. Kasi hindi ako komportable. Kasi alam ko yung sitwasyon pag nakaupo na dito. Pag nakaupo na on the spot tournament. Tang ina pag-clash, walang humihinga. Di ba? Ganun ka't hindi yun. So, kailangan nyo munang umupo sa upuan ng player bago nyo malaman. Gets? Okay! 5 minutes! Tuloy natin. Pero, diba, wake up call to. Saan napunta yung, ano, saan napunta yung, yung words, yung status nyo na world champion? And coming from me. Napunta sa, para sa akin yun guys, napunta yun sa Pilipinas. It's an honor and I'm proud. Tuwan-tuwa ako para sa brand. And nagsisisi ba ako na sabi natin na natalo namin sila? Hindi. Nagsisisi ba ako na, alam mo yun, na ano na sinuportahan ko sila tapos ngayon humina sila? Hindi. Kasi masyado po maagi. Malay mo sa week 5 sila putang ina kumalambag. Di ba? Paano pag sa week 5 sila kumalambag? Diba? O di kinain mo sila. Ano sasabihin niya? O wake up call yun. Wake up call lang yun. O di na realize sila. Ako guys, ayaw magsalita. Tapos. Pero tapos na to. It's over. Then, joke lang. Okay. Ayaw ko kasi nung nakikita na. No? Ayaw ko kasi nakikita na nangyayari to sa M2 representatives natin. No? Kung ano yung naging problema ni Omega, yun din problema ni Brent ngayon. Technicalities. Kulang sa ano, kulang sa bata ang Brent Esports. Ang daming ano, ang daming instance dun sa series na yun. For example, Cardizzy blindly going inside the bush against a freaking Johan. Di ba? Saan napunta yung world champion? Ikaw pinaisek mo kaya. Ikaw to, nagtikis ka i-card, Carl. Wag dyan, Carl. Idol yan eh. Ha? Ang idol mo? Tawagin mo, Billy! Yung BFF mo si Midnight. Chat na. Oh, guys. Yan na, malinis ko kung ngayon ha guys, ha, naglinis ako hindi. Pero, joke aside, panoorin na natin to guys. Joke aside ha. And, throw up is di naman si Midnight. Okay, throw up is di naman si Midnight, pero yeah. Championship calendar, mechanics, and technicality. So, ano, hindi na natin man eh. Hindi na natin mararamdaman na kulang sa bata yung Brent Esports. And to be fair, sige, fine, hindi nag-practice or nag-experiment kayo, what not. But Brent Esports, you went into NBA Season 7, kaya in the World Status Championship, at hindi kayo nag-practice. That's not an excuse. Diba? If you feel like you're, ano, you're still on the relaxing period, no? Let EJ play! Yan, sige, palaroin natin si EJ para masabi natin na nag-relax ko yung Brent. Hindi guys, ito kasi yan. Ang mga player, hindi yan robot. Okay. Never naging robot ang player. Kailangan nila mag-relax. Yung M2 na yun, guys, they deserve it. Deserve nila yun. Kung gusto nila magpaingat, di sila sumali sa MPL ngayon. Man, okay lang. Alam mo yun? Ang haba ng proseso nun, guys. Nag-champion sila MPL Season 6. Tapos nag-M2 sila. Alam mo ba yung... Alam naman ata ni Midnight paano yung hassle nung pumunta sila dun eh. Guess nyo yun? So, do they deserve arrest? Yes! Okay lang ba na matalo sila for the past early games nila sa MPL? Yes, sa akin okay lang.
Sa akin, okay lang yun, guys. Kasi, kailangan, man, gine-present yung bansa natin, guys. I think they deserve naman na magpahinga. Pumasok yung MPL, BAM, Season 7. And kung gusto pa nila mag-chill-chill muna, gawin nila, guys. Napakaaga pa ng ano, ng season, ako nagsabi sa inyo. Hindi pa sila MPL mode, pero that's the thing, MPL na. And you went into this, ano, you went into this mode na ang yabang niyo sa social media, si Ren J, binabanatan niyo yung ilong, si Kyrie nananahimik, binanatan ni RPZ. Yan eh, may right sila, again. O, di ba? Kundi yung binanatan ni RPZ, di wala saan ng viewer. Di ba? O, takit. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nyo? Gusto nyo madaming viewer sa liga, di ba? O di gawan natin ng madaming viewer. Tapos pag natalo, hindi nyo gusto expectation nyo, hindi nakamit, edi para saan? I mean, for God's sake, pag-usapan natin to. Masyado na tayong magulo. Mahal. Okay, game, guys. May right sila to call out these comments. Pero you need to show it. You need to display the performance. And sadly, yun eh, paano pag ayaw nila? Gagawin mo. gagawin mo, tol. Pero, I mean, guys, para sa akin yun, ginagawa namin yun. Para may ganyo yung mga fans. At saka lahat-lahat. It's not... Walang pinapahiya. Walang pinapahiya ang brand, guys. Real talk, walang pinapahiya. Sa akin, habang inaano ako ni Daki, yung parang, ay natin, tinatrashok niya. Gustong-gusto ko yun. Parang magkaano mo yun, yung mga tao, may ganyo manood, di ba? Di ba, basic? Ay, nguso ka na. More trash talk. Kasi ba yung nguso ito eh. Lagi, more trash talk, more views, di ba? More trash talk, more views. I mean, Sampahype. Magkaaway ba kami la ng brand pati? Ay, hindi! Barkada ng barkada, tol! We're doing it for the views, okay? And, para na rin sa dignidad ng player. Di ba? Yun, game. Ang nangyari kasi is, let's be transparent and let's be honest. Binasura sila ng NXP ng game 2. Di ba? It felt like NXP was playing rock cake. Tama yung sinabi ni Doggy, di ba? I'm not saying na kampeo kay Doggy, pero parang RG. RG yung nangyari, di ba? Plus 5 points. Parang plus 5 bigla. Si no! Plus 3! Hindi. Pero guys, ito kasi isipin nyo. Okay, hindi naman daw siya sa kampi sa akin. So parang kumakampi na din siya sa akin. Man. Pero hindi naman ako kampi sa kanya. Okay. Pero ito kahit guys, okay? Kasi legit guys, putang ina! At magdain ko mag-rank game ka kaya midnight! Rank game ka, tol! Putang ina, pag nakita mo yung kalaban, nag-pick ng digi, tang ina, iiyak ka hanggang tanghaling tapat. Putang ina, kasing digi yan, dapat dinidelete na eh. Ha? Ang ina, gabing-gabi na, magdidigi pa. Mucha na yan. Di guys, sabihin ko sa inyo, dahil malakas sa RG ngayon. Dahil malakas sa RG, why? Dahil sa pandemic. Yung mga bata na malilikse, nag-ML na. Okay? Yung mga bata, fast learner yan. Let's be honest. Okay? Ba't di nag-ranking si Midnight? Matanda na. Ha? Kinakalawag na. Ba't di na ako masyado nagsumasahal sa tournament pa RG na? Matanda na ako. Kinakalawag na. Okay? Singipin. Ba't di nag-ML? Wala. Pangit siya. Okay? Zumpak. Wala na. Tila, matanda na. Tapos, gusto lalaki pa. But guys, real talk, man. Ako nagsabi sa inyo. Okay? Eto ah. Real talk lang. Promise. Etong panelist natin, lima sila dito, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Mag-5 man kayo. And pag nakaabot kayo ng mythic, de 1,000 points na nakalive ba? I dare you, guys. Leo, Midnight, TDC, Nomad, and Boss Renmar. Real talk lang ha. I dare you. Bibigyan ko kayo ng tagte-20K. Easy money. Tagte-20K, pag napaabot nyo, dapat nakano yan, nakalive yan ha, ng 1,000 points. Yung account nyo, hanggang 10. Hindi 10, tol. Masyadong may clear yun para sa kanila. 17. April 17. Four na ngayon, di ba? Basta usapan talagang, ano, money talk talaga. 1,000 points. Nakalive nga daw dapat eh. Nakalive. Power pilot.
Ano ba? Live, dapat naka-live. Yes, si Marlo dati ginawa niya. Tawa dito, pinapalaro niya sa iba. Hindi, puta ka na, pag pinalago naman nila sa iyo. Pag pinalago nila sa iba, nakakahiya na. Ang sabi, there, I dare you, 5 months kayo. Hanggang April 17, pag umabot kayo ng 1,000 points, men, bibigyan kayo tag 20,000. Just saying, ha. Pag nagawa nyo yun, guys, well, di nyo naman sasabihin nyo, di ko kailangan nag-respect mo, doggy, okay? Kaya, lalapagad ko na 20,000, kahit sino naman, di ba? Utang na. Puta, 20,000 yun, guys. Di ko sinasabi na mukha kayong pega, pero, or ano, pero, I dare you. I dare you lang. Pagpakita nyo naman sa amin, pag maganasan nyo, what is wrong game ngayon season na to, put, guys, napakahirap talaga. Okay? Again, this is because of the lack of technicalities and yung kulang sa pagkabata ni Brent. So if you really want to, if you really want to show it on the in the social media, show it in your game then as well. Kasi again, ang sabi ko nga, kung ano yung NXP ng season 6, yun yung Brent, yung season 7. Actually, the good guys this season is NXP. The bad guys or the villain is now Brent Esports. Yung baga nag-gago wala good guy dito. Lahat kami masasama. Hindi, joke lang. Pero wala, guys, like, walang good guy, walang bad guy dito. Lahat nagtatrash token. Nag-full circle tayo, nag-flip na table. Sabi nito, ginroon yung table eh. And Brent Esports, ang masasabi ko lang is, do these two things. Either magpakabait kayo, start practicing, ano. Guys, di nila makailangan magpakabait kasi. Hindi nila kailangan magpakabait. Like, bakit? Bakit ba? Ayun yung attitude nila babaguhin nyo. Why? Ba't sila magpapakabait? Anong reason? Dahil sinabi nyo? Di ba? Bakit yung mga fans nila? Dahil doon? Kahit kami lang based na natin at trash talk ng fans, we don't give a fuck. Alam mo yun? I mean, no hard feelings sa mga fans and we love them so much dahil tuloy-tuloy supportan nila. Pero guys, etong ginagawa din namin para sa fans, para mainganyo sila, aabangan nila yung laban, oh shit, nagka-trash talkan si Gatno, si ganyan. Shit, panoorin natin to. Pag natalo, natalo yung team, kabilang team or kami, tatrash talkan kami. At least, tumaas yung viewer, di ba? At least, napanood ng madami. At least, interactive yung chat. Di ba? Pagka din tong showbiz, guys. Okay? It's all about the viewers. Come back to that old brand na gusto nyo lang pabagsakin yung NXP kasi yung yayabang nila. Or, mas naging better NXP kayo. Tuloy nyo yung yabang nyo, pero pakita nyo sa laruin nyo. Kasi as it stands right now, NXP is the better team. And it looks like Brent is one of the weakest team. Hindi, sa akin guys, hindi talaga. Hindi mo masasabi, ang agap eh. Pinalo nga nila X eh. Di, guys, ako nagsabi sa inyo. Dito sa MPL, unpredictable. Inaano nila, new guy LPE, new guy work. Utay ko nag-rank game kayo, hindi eh, alam niyo sana na lalakas nila, no? No, sumpak, no? This is a wake-up call. Ba't nila matanggap? Man, parang pinuziro ko ng NXT. Bawal ata matalo, Bren, guys, eh. Bawal pala. Ayoko na mag-champion. Utang ina, ayoko na mag-champion. No? Nakakatakot. Ganito pala expectation nila sa'yo, no? Ng mga tao, guys. Napakataas. Ngayon alam ko na kung bakit minsan napipressure din si Daki. Ngayon alam ko na kung ba't napipressure din si Daki. Kasi kung ganito tingin nyo guys, sa Bren, na perfect dapat lahat ng game nila. Oh man, I'm sorry to break it down, tao lang din sila. Okay? Hindi ko sa kinakampihan si Daki or si Mini, pero tao lang din sila, men. If your expectation is too high, okay? Oh man. Oh shit. Naawa ako. First off, okay. First off, tama naman yung mga hula ng caster natin. Dapat siya panggo yung NXT, yung Bren, at yung Execration. 3 worst drafting teams in MPL at the moment. Hindi ikaw na! Hindi ikaw na drafting! Medyo ko sa okay. Medyo pala tarado yung worst kasi baka masyado maraming ma-open dyan eh. Baka dumami pa siya natin. Okay. 3 skill. Ito nga tol. Ito nga sasabihin ko sa inyo, men. Midnight. Okay?
dito sa kayong mga panelists pati shoutcaster men, I dare you men. Pagkalabas na pagkalabas nitong video, napakadali nito men. 1000 point. Bigyan kayo tag 20,000. Okay? Time limit 17. Kaya yan gawin ni Sumpak in 5 days pa. Kaya niyan no 5 days. 3 days. Kaya yan gawin ni Sumpak in 3 days. Gawin kaya men gawin in 2 days. Oh, kaya ko yung gawin in 5 days. Kaya ko yung gawin in 5 days. Okay, kaya ko yung gawin 5 to 7 days. By 3 days, ito, hindi na ito natutulog. Ito, mukhang drag-addict. Ito, political na addict. Hindi, ikaw, kaya mo yung gawin. Dapat lang, magsisinungaling ko pa eh. Hindi, okay guys. Sakto, start lang ng season ngayon. Shit. Woo-wee. Medyo mas madali na nga kasi nag-grind na iba eh. Nag-grind na iba eh. Pero pagka-update, high points na nga eh. O, didagdagan natin. 1-5. Di na kaya, di na. Oh, 1K guys. 1K, 1K. Doable. Sa, si basic na, kumakampi na tayo sa side nila. Nagawa niyon, live stream. Oh, shit, man. Tag-iisa kayo, 20 mil. Woo, ayuda. Oh, just saying. Kaya sabi ko lang, okay. Walang masaktan. Ay, lang sinasabi ko, men. Pag nagawa nyo yun, men. Nice one. Deserve nyo talaga. Wala, di kayo pwede mag-critic sa drafting. Ako sabi sa iyo. Sa draft, di kayo pwede mag-critic sa positioning, decision-making ng player, and lot-lot. Doon, tata, pag nagawa nyo yun, tol! Ah, puta ka na, mapapahiya nyo ako. Di ba? Matutuwa sa inyo yung mga tao. Di ba? Yung mga hater namin, oh, pinahiya mo si Doggy. Nice one, win that. Di ba? Pabogyan sa inyo. Di ba? Ayun na nga eh. Drafting prowess in MPL. Third is Bren, second is NXP, first is Execration. Okay? Huh? Alam ko na kayo na sa akin nila ito, Max. Kaya na sa akin nila Zambo. Pero wala akong fight. Shit! Ah, ayaw pala nila. Ayaw nila. Hindi ko lang. Ayaw pala na exit kay Midnight. The fact of the matter is, they suck at drafting. Okay? First of all, Execration, whenever against Bren Esports, they have this Granger and Claude lineup. Na, if you think about it, it should work against a Brody, no? Si Duncan na mismo nagsabi, nung kinalaban nila yung Brody ng Burmese Ghost, medyo mabagal gumalawin. Hira na to kapag hindi kayo aggressive. And it's a nature ng Bren, kaya naman nilang patakbay, no? Dahil medyo aggressive naman si Bren Esports. Pero we saw LTE. Okay, we saw LTE play fast-paced games with Bruno. We saw Aura play fast-paced games with Granger. We didn't see that in Execution. So, meron din yung idea, wala lang yung Execution. So, bakit ko nasabi na mahina sa lumagra? Kasi, they don't play this kind of strategies. Execution is best when you're playing the normal setup, no? Sasabi ko sa NXP versus Omega, when you have two teams na equally skilled, and the other has better drafting, the team with better draft will always win. Or if you have a team that has better execution, the team with better execution will always win. Ito ang kulang sa Execution. Nakita natin yung Execution, pinu-zero yung Omega, pero nag-tie sila last week, no? Tinu-zero sila ng Blacklist, team with better draft, and the team with better execution. Ano ginawa sa kanila ng Bren? Tinuwan sila ng Bren. It should have been 2-0, honestly. It should have been 2-0. Granger, Claude, Estes, ang ganda sana ng lineup nila, medyo mabilis, nakakatas pa sila. They decided to fight against... Tang ina sa iyo sa totol. Granger, Claude, Estes, medyo mabilis. Tapos Atlas. Putang ina, paano naging mabilis yun? Magsasabi niya medyo, edi sa lahat. Paano magiging mabilis yun, tol? Estes ka. Ang gagawin nun, ang habol ng Exynon late game. Eh, ano yun? Estes yun eh. Teamfights. Clash. Pero hindi sila makakapag-pick off. When you say mabilis, san banda? Farm? Granger? Okay. Pero Estes kasama eh. Buti sana kung Selena. Please pa. Or sabihin natin mga Luigi. Pero Estes, medyo mabilis. Ang Estes farm. Daw mabilis. Ang farm? Oo. Pag naka-stream. Pag naka? Pag naka-stream. Naka-stream. Natakbo. Eto guys, eto yung dahilan bakit lahat ng pro team
na nanonood ng MPL, pagdating sa analyst, minumute. Real talk, pinapanood mo ba pag nagpa-panel sila? Hindi, nag-TikTok na ako yung pag ano, nagsasalita na sila. Ikaw, sumpa, pagkatapos ng game, manonood ka pa ba saan nila? Ano saan? Ano saan? Saan? Wala, pag walang magawa. Pag walang magawa. Isipin nyo yun, guys. Ito yung dahilan bakit lahat ng high player di nakikinig sa kanila. Okay? Ito yun. Estes, mabilis. Tagli, slow motion yun eh. May dala-dala pa. Ang laki-laki. Oh, may libro pa. Ang laki-laki pa yung Psychopedia. Okay, game. Back to na tayo. So, Brody. Ito. Ay! Nico! Yung best friend mo sa midnight! Tawag ka! May ano sila? Scream na? Oo. Ito na, NXP. NXP. So, bago ko anin, okay, bago nyo mapahinggan. So, sasabihin nyo sa akin, Dogs, pag nananalo, ikaw nag-drop. Pag talo, hindi ikaw. So, sa LPE, ako yung nag-drop. Talo. Sa Bren, ako yung nag-drop. Panalo. Sa Smart Omega, ako nag-drop. Talo. Sa work. First game, ako nag-drop. Dito, binibidyoan niya yun guys lahat. Second game, kumounter si Rene J. Nag-Hayabusa. Iba yung pinapapick ko sa kanya. Which is okay lang. Pero sinabi ko noon, nung pumunta na ako doon, Orbipec. Sabi ko kay Rene J yun, Orbipec yung lineup namin noon. Orbipec yun. Sabi ko, J, seryoso ka, Orbipec to. Ito dapat yung kailangan natin. Huwag ka matawa sa Matilda, ipofocus niyan, Benedetta. Hindi Boss Dogs. Last 3 seconds, 3, 2, 1, linak yung Hayabusa. Sabi ko, okay, kayo na kung naglalago. Nasa inyo na yan. Bam, natalo. Third game, bago pala tayo pumasok ng third game, second game pa lang, isigaw na si Yawe. Angela, Boss Dogs! Angela, Boss Dogs! Tapos binanak. O kami nagban nun eh, wang ko. Basta yun yan. Sa third game, iba yung draft ko. Ang bansala namin doon is Selena, Alice, pati Chu. Si Yahweh, sabi niya, Boss Dogs, ba natin Selena, Matilda, pati Digi. Which is, nasira na lahat. Hindi ko na alam kung ano ipa-prior pick ko noon kasi ang daming open noon. So, ang pinabayaan ko na noon na mag-drop si Yahweh. Pero tinutulong-tulungan ko sila, nag-ano ko na, pwede to, may cloud pa, may ganyan-ganyan. Pero other than that, guys, nahihirapan talaga ako, to be honest. Okay. Sa third game na yun. And, excuse ba yun? No! Mali ko ba yun? Yes! Mali ba na ng team ko yun? Yes! Okay? Di ko sinabing, kaya kami natalo dahil di ako yung nag-drop. No! Talo kami! Okay? Irresponsible ako dun. Binigay ko sa kanila yung manibela. Lord! Jesus, take the wheel. Bababa. Pero yun nga guys, tulo palaway ko doon. Pero yun nga, mali ko ba yun? Yes. Mali ng team ko yun? Yes. Okay. Nawala yung communication namin. Okay. Nawala yung communication namin doon. And sa mga fans, I'm so sorry. Okay. Mahigap i-handle sila Yawe, Rene J at H2. Lalo yung mga malaki pangalan. And established na. Okay. Totoo naman yun. Di ba? Totoo yun. Ako, may hirapan akong pagalitan si Basic kaysa kay Nipin. Kasi ang sasabihin sa akin ni Basic ko, pinagalitan ko. Di naman kita kailangan eh. Sikat na ako bago pa ako pumunta dito. Ito, yo. Ito pinakamaganda. Ito pinakamaganda experience. Gising mo lang si Midnight. Best friend mo to all. Napanood mo ba? Oo, matagal ko na sinasabi yan, di ba? Gano'ng kahirap i-draft ang NXP Solid no Season 6? Experience mo. Real talk lang. Ito, real talk. Sobrang hirap. Siyempre, di ba may gusto tayong ilabas na mayroon bago kasi di natin malabas eh. Bakit di mo malabas? Eh kasi ang ganda lang eh. Pagka sinabihan mo sila tapos nagsalita sila, pala na aking intimidate din. Kasi may pangalan sila eh. Yun. Isa yun. Tama. Alam mo yun? Pag sa amateur, parang madali lang eh. Oo. May kinig agad eh. May kinig. Sila guys, may hirapan kang pagsabihan kasi established na sila eh.
And open naman ako sa mga bagay na boss dogs, mas gusto ko to, prefer ko to. Sige, kung yan yung gusto mo, why not? Saan, okay naman yun eh. Basta hindi masira yung lineup and same effect lang na mabibigay sa team. Yun, na-handle ko sila. Pero pagka sisigain mo na yung ban ko, alam mo yung ban, 3 bans ko, doon na ako nawawala. Okay? Doon na ako nawawala. Eh nung nasira yung third, sa third game ng work, nasira yung 3 ban ko eh. Which is andito po. Nakalis na lahat eh, no? Tapos di ka ba natutulog? Oo. Sana yan? Pero NXP work. I mean, ano, third pick yan ha? Third ha? O, pangatlo. Ano nakasulat dyan? Ano basic? Chualis, Selena. Ano ba ba nila? Ikan ko na dun. Selena, Diggy, pati Matilda. Tapos ano naka-prior pick namin sana dito? Benny Silvana, Claude. Di ba? Saan lumabas dyan yung 1-1? Wala mo na. Saan lumabas? Bakit yung double marksman? Tapos ano, Angela. Oo. Asan yung Angela dun sa pick ko? Wala. Di ba? May kagulatan na lang kami. Pero yun nga guys, back to the topic tayo. Sabi kanina sa again, di yun excuse guys ha. Talo kami dahil talo kami. Okay? Malakas ang work roster force. There's no system in place. Walang unang mali. Actually, commendable. Para sa akin, na-commendable sobra si James. Alam niya pagmali siya. Sexor, alam niya pagmali siya. Yung iba, pare, kasalanan ko yan, pare. Hindi kasi nakinig dito eh. Mali kasi skill mo ganyan eh. Sisihan, no? So, bakit importante yun sa drafting? Kasi pag kama yung draft, kanya-kanya sisi, kanya-kanya boto, ganyan-ganyan. Iba-ibang usapan. So, ito yung NXP, although medyo na dun sila, no? Especially kung match sila against Omega. Sobrang ganda ng match sila against Omega. Perfect in drafting. But that's it. Any other game, parang wala lang. Madrap lang yung heroes na kung pinipick ng players natin. Although commendable yung ano nila, yung attempt nila para ipasok yung Benedetta kay H2O. Even though sinabi ni Rene Jay, no, sa Lively Doggy na hindi type ni H2O yung Benedetta, they still managed to pull it off. Or you don't pick Benedetta against teams that play main. Okay? Don't play Benedetta jungle, especially jungle, against teams that play main. Or iba na yung main, saka pipick yung Benedetta. What the fuck? Ang fucking reta... Ang tol! Seryoso ka ba? Counter daw ng Bane ng Bane. Counter daw ng Bane yung Benedetta. Oh my... Oh! Unless mabagal kamay mo pag Bane ka. Oh my god! Pwede na ako mag-quit na kay Benedetta, tol. Kung ganun pala. Napakadali iwasan ng... Napakadali iwasan ng tol. Second skill lang yun ang Bane. Ano ulit yun ah? Okay guys, eto ah. Eto. Siya sabi niyang, don't pick a Benedetta! Cause my Bane! Okay? No! Hindi dahil sa Bane, dahil orb effect kami. Lahat melee, may Valir sila. May Uranus sila. Ay, best friend mo to, nagsasalita si Midnight. Ayun ba yung nakapaghaya si Ren? Oo. Orb effect kami nun. Oh, Jay, ano dapat ipipick mo doon kung hindi haya yung sinabi ko sa'yo? Pang ina mo. Yeah, 1-1 sana yun. Orb effect yun tol eh. Lahat melee tol. Predicted na tol, Valir, Uranus. Wala, mahina si Rene Jay mag-1-1 eh. Di ba? Matilda, Claude. Sino aabot sa Claude? Di ba? Kumuha kami ng Kaja, pang-cancel sa Claude. Pero hindi, ano eh. Pero naging problema ba yung Bane? No! Di naging problema yung Bane dun, guys. Naging problema dun yung Valir pati Uranus talaga. Or tol, inamin lahat kayo melee. Utang ina, pinagkatuwaan kayo ng Uranus. Pero yun nga, again, opinion ko, para sa akin guys, never, eto, false information binibigay. Never, okay guys, ulitin ko, never naging counter ni Bane si Benedetta. Never naging counter ni Bane si Benedetta. Oy, Rene Jay, counter ba ni Bane si Benedetta? Bane? Oo. Kasano mo yun? Benedetta ka. Tapos Bane kalaban mo. Hindi. Hindi, ikaw. Eto! Global Bane, Benedetta. Counter ba ni Bane si Benedetta? Si Midnight. Ba't ko ito pinapanood, Min? 10% di ba naman, even draft, 10% na tayo mawag, Omega will lose sa draft, no? Napakaliit na value ng 10%. With Brand Esports is 15. Siyempre, utang! Sasabihin niya, Omega, kasi Omega, smart Omega ka eh! Seryoso, Midnight? Dito nyo pinapakita na bias kayo, tol! Oh my god! Midnight! Ilang taon ka na? Real talk! Team mo yan eh! Dapat tinatanggal mo sa example yung team mo!
Oh my, oh shit, guys, ayoko itong panoorin, promise. Hindi ako galit kay Midnight, pero this is literally bias talk, man. Oh my God. Ngayon, alam ko na kung bakit. Alam ko na kung bakit ayaw ni Billy kay Midnight. Midnight the analyst. Okay guys, that is it. Peace!